Hindi bababa sa 10 ang sugatan matapos magkarambola na sa 10 sasakyan sa Taytay, Rizal. Sa Pagadian City naman, nahuli sa CCTV footage ang panuloob sa computer shop. Yan at iba pang maiinit na balitang probinsya, hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Sampung sasakyan ang nagkarambola sa Taytay, Rizal malapit sa Ortigas Avenue Extension nitong Biyernes, kabilang sa banggaan ng isang pampasaherong jeep, limang kotse, limang motorsiklo, isang tricycle at isang six-wheeler na truck. Tinatayang hindi bababa sa 10 ang sugatan na isinugod naman sa pinakmalapit na ospital, kabilang na ang driver ng jeep at isang sasakyan na naipit sa aksidente. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente, patuloy ang investigasyon dito. Sa Coronadal City naman, dead on the spot ang isang pastor at angkas niyang babae matapos sumalpok sa nakabanggang pick-up. Ang dalawang sakay ng motorsiklo tumilapon pa sa kalsada dahil sa lakas ng banggaan. Ayon sa paunang investigasyon, nabangga ng pick-up ang kasalubong ng motorsiklo matapos mag-overtake sa sinusundang sasakyan, kusa namang sumuko sa pulis ang driver ng pick-up. Nahuli cam sa Pagadian City ang aktwal na pagnanakaw sa isang unit ng CPU sa loob ng isang computer shop. Sa kuhang ito, makikita ang isang lalaki na nakatakip ng puting damit ang mukha. Matapos tanggalin ang kable ng CPU, binuhat ito ng kawatan at saka tumakas. Ayon sa mga otoridad, base sa kinilos ng suspect, posibleng customer o residente lang daw ng lugar ang nagnakaw. Kabisado raw nito ang loob ng shop at hindi na namili ng nanakawing CPU. Madali rin daw nakapasok ang suspect dahil hindi nakakandado ang pintuan sa likuran ng shop. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan niya. Sa Odiongan, Romblo naman, patay na ng matunton ng mga otoridad ang isang lalaking na trap sa isang tunnel para mag-treasure hunting. Nakilala ang biktimang si Suner Roldan. Patuloy namang inoobserbahan sa Romblon Provincial Hospital ang pinsan niyang si Teddy Roldan. Sumingaw umano ang carbon monoxide mula sa makinang ginamit ng dalawa sa kanilang paghahanap ng ginto. Ayon sa may-ari ng lupa, hindi raw nila alam na nagmimina na pala ang magpinsan sa kanilang lupa. Matagal nang ipinagbabawal ang pagmimina sa lugar, pero talamak pa rin ang small-scale mining doon. Lia Manyalak, Del Castillo, GMA News.